So, ayan, USB type siya. Meron siyang tatlong ang tawag nito, socket. Tatlong pasukan. Hi mga Jasters, kamusta kayong lahat today? Grabe, na-miss ko kayo. Na-miss niyo ba ako? Na-miss ko tong camera kasi puro laging laptop lang yung kaharap ko. So, kamusta kayong lahat? Ngayon, nasa quarantine pa rin po tayo, di ba? Kayo rin ba? Ako nasa bahay pa rin, hindi pa rin po kami pumapasok sa office. Ngayon, ay gusto kong i-share sa inyo ang mga nabili ko po during the entire quarantine sa Lazada. Mostly lahat sa Lazada at saka kung ano yung mga mini na nabili ko rin. So, gusto ko lang ipakita dahil sayang naman yung ginastos ko. Malay mo naman may ROI. Hindi, gusto ko lang i-share sa inyo at na-miss ko rin gumawa ng videos na katulad nito at first time ko to na magkaroon ng Lazada haul. Bilang tayo po medyo napadami ng binili. Hindi naman siya sobrang dami, pero hindi to yung usual ko na sobrang daming binibili. Kasi nga, di ba, tinatry ko maging minimalist, pero hindi po kinaya dahil parang ang saya din kapag may kumakatok sa pintuan. Tapos, ma'am, ito yung order nyo. Yun na lang po ang nagpapasaya sa akin ngayon po. At ayun, kung pina-follow nyo ako sa social media, alam nyo po na nag-launch na ako ng aking podcast, Kuda Serie. Wow! Thank you po sa mga nakikinig at magkakwento ako about Kuda Serie kasi mayroon akong mga binili dito para sa aking podcast. Kaya din hindi ako masyadong nakakapag-vlog po ay dahil nga medyo naaliwa ko doon sa pagpa-podcast. So tara na, let's go to the video kung saan ipapakita ko sa inyo mga pinamili ko. Ayan. So, mostly ng mga binili ko, ba't may ganun? Mostly talaga ng mga binili ko ay mga pang-exercise, pang-workout, at saka para nga dun sa podcast. So, medyo kakaiba tong makikita nyo dito. Ang unang dumating talaga po dito sa bahay, galing Lazada, ay isang raketa ng badminton. Kasi dito sa community namin, sa village, ay may space sa harap, so pwedeng mag-badminton. Tapos parang yung mga kapatid ko sa mga kamangkin ko, gusto daw nila ng badminton at maglalaro daw sila. So, ayun, napabili po ako ng badminton racket na Yonex. Pero hindi ko alam kung legit to. Pero hindi ko nadala. Pero meron po itong free kasama na 10 pieces ng shuttlecock. Yung syempre, bala. Paano kayo maglalaro ng badminton kung walang bala? Minsan na lang din siya nagagamit kasi medyo maulan na ngayon. Pero na-enjoy naman nila so far. Ito ay, lalagay ko na lang dito yung presyo kasi hindi ko maalala. Ang next na dumating from Lazada ay bumirin po ako ng nagka-bulbul no? Jumping rope. Ayan, bumili ako ng jumping rope kasi nga gusto ko mag-workout ng madali lang. Yung ito lang, ikot-ikot lang. Tapos, doon hindi ko pa siya talaga din masyadong nagagamit. Kasi, tinatamad ako mag-workout talaga recent. Ngayon na lang uli ako bumabalik. So, ayan. Kasi mabilis daw talaga makapayat yung jumping rope. Saka minsan naglalaro-laro din kami ng mga bata ito. Ang next ko naman na binili sa Lazada ay bumili po ako ng microphone. So, kung nakikinig kayo ng podcast, nakikita nyo na tong microphone na to. So, may kasama siyang stand. Ayan, may stand po siyang kasama ganyan. So, ito ay hindi yung pangkatakanta. Ito po ay pang-recording. Ginagamit ko nga siya sa podcast. Tapos, minsan kapag may mga meetings para maganda yung boses ko sa mga meetings, ay ginagamit ko yung mic. Kahit hindi naman po ako masyado nagsasalita sa mga meetings. At pag may mga games, may mga quiz night kami nung mga friends ko sa Zoom, yan, nagma-mic din ako. Pabida lang. At may kasama po siyang ganito. Ayan, so, pwede mo siyang ikabit sa laptop na may pwede yung microphone and yung earphones. Ano daw dito ay jack. Hindi ako masyadong techie. So, ayan. Buti may kasama siyang ganito. Hindi ko alam na may kasama siyang ganito. Kaya, napabili ako ng separate na something na ipapakita ko. So far naman, satisfied ako dun sa performance niya. Gamit na gamit siya sa akin. As in, gamit na gamit siya sa akin recently dahil nga sa podcast. Sa Kuda Serie. At sa mga meetings sa Zoom. So, ang next ko nga binili, kasi hindi ko nga po alam na may ganitong kasama siya, ay bumili ako nitong sound card. Hindi ko nga din masyado inaral. Basta-basta na ako. So, ito ay sound card. Ayan.
virtual 7.1 channel USB sound card adapter. So, naghanap ako ng adapter na. Kasi naisip ko, paano nga yun? Nakasaksak yung mic. Paano yung earphones? So, akala ko, ay wala nga kasamang ganre. Eh, bumili pa ako ng ganre. So, ayan. USB type siya. Meron siyang tatlong sak. Ang tawag dito? Sakit. Tatlong pasukan. So, may isang pang microphone, dalawang pang earphones. Nung una, sabi ko, la, ibebenta ko na lang to kasi hindi ko siya magagamit. Kasi meron na akong ganito. Ano pang use niya? Pero, nung tinry ko siya, okay pala siya kasi nai-increase yung volume. Tapos, pwedeng dalawang microphone yung gamitin mo. So, pwede siyang gamitin sa recording ng podcast kung magkasama kayo. Get? So, may mic ako at may mic siya. Tapos, nasa kakabit sa dito na dalawa at nakakabit sa laptop. So, useful siya sa mga future na recording ng podcast. Invest na invest sa podcast, itana. Kasi sobrang na-enjoy ko talaga yung podcast ngayon. Ayun nga, na kuha rin, maging normal ang lahat, na sana po ay maging normal na talaga in the future. Sana, sana. Siyempre, positive pa rin tayo. Ay, pwede na akong mag-recording with friends na magkakasama kami. Ta sobrang help, magiging helpful sa akin tong sound card. Sana magamit ko. At okay din siya, kunyari, magdidate. Dalawa yung earphone. So, hindi kayo mag-share ng earphones. Ganon, mga ganong eme. Feeling. Ayun. So, happy naman ako sa purchase na to. Though, nung una talaga sabi ko, ibenta ko na lang kaya. Kasi mga 300 plus lang din to eh. So, lalagay ko dito yung price niya. So, next na binili ko ay eto. Tcharam! Yoga mat. Bumili po ako ng yoga mat kasi nga nung nag-start nga ng itong lahat ng pandemya, quarantine, lalo na nung mga first month, sobrang everyday po akong nag-workout. As in, everyday, mga March to April. Tapos ngayon, hindi na masyado. Kasi sabi ko, gusto ko ng yoga mat. Reasons. Saka parang gusto ko mag-try ng yoga. So, ang ganda nitong yoga mat nito kasi makapal siya. Ayan. So, sa China po ito binili. Sana naman iwala rin COVID na kasama. Pero wala naman, ilang beses ko na siya nagamit. At maganda nga siya kasi makapal. Ang daming available na yoga mat sa Lazada. Pero hanapin niyo yung makapal. So medyo mahal siya, 700 plus 800. Pero sulit. As in, kung makikita niyo, may video ako na may pasapasaya yung tuhod ko. Kasi nag-workout ako sa carpet lang. Kaya ganun. Kaya nasasaktan yung tuhod ko. So happy ako dito na may yoga mat na ako. So makapag-yoga-yogahan na tayo at workout-workout. At may kasama pala siyang bag. So ayan, nakalagay siya sa dalhin ng bag. So kung mag-gym kayo, ganyan, pwede nyo siyang dalhin. At ang next ko na binili ay isa na naman pong gadget. So bumili ko ng hard drive. Bumili ako mismo dun sa Seagate na flagship store. Kasi alam nyo, ang daming fake. So, kailangan ko talaga tong hard drive kasi wala akong hard drive ngayon. Nasira siya last year kasi hindi pa ako nakakabili. Kasi may hard drive naman ako sa office. Eh, mapupuno na tong laptop ko. At naiwan ko po yung hard drive na ginagamit ko sa office nga. So, kailangan ko ng bagong hard drive. So, ang note, huwag kayo masyadong magpahiram ng mga hard drive kung kani-kani. Nakaka-virus. So, eto siya. Seagate na black. So, black lang yung pinili ko kasi nga gusto ko lahat ng gamit ko sana black na para hindi maguluting na ng mga bagay-bagay. Ayan yan. Tapos meron na siyang cord. So, next kong binili. Eh, hindi ko pala ito po binili. Ito binili ni Mudra Bells. Pero natuwa ako. Kaya gusto kong i-share sa inyo bilang sa Lazada rin naman ito binili. Ito ay tinatawag na earwax remover. Alam niyo ba yun? First time ko makakita nito. Tapos first time ko din makagamit. So, ayan, nakita ko, sabi ko, ayan, bakit ang dami natin ganyan? Kala ko kung ano na pang-design and pakala ko scented candle ganyan. Ito pala ay pang-tanggal ho ng tutule at ng luga. So, ang gagawin dito, magpawiinsan ako ng video kasi nung isang gabi ay nagtanggalan po kami ng earwax sa bahay. Hindi ko alam kung legit to kasi ganito siya. So, kuha tayo ng isa. Lalagay mo siya sa tenga mo. Yan, tapos aapuyan mo to, lalagyan mo ng isisindihan mo, tapos syempre dapat ganyan ka. Aantayin mo na hanggang magkalahati. Tapos pag binuksan mo, andun na po, andun lahat po ng chismis ng kalugaan. Pero hindi ko alam kung yun talaga ay earwax kasi hindi kami makapaniwala na ganun kadami yung earwax namin. Ang ginawa namin, nagsindi kami ng hindi nakalagay sa tenga. Meron pa rin nung
kakadiri kasi parang hindi naman para in video ng mga ataw doon particles na parang kahit wala hindi nakalagay sa tenga may ganun pa rin particles. Ewan ko kung legit to at saka kung anong bansa nang galing tong earwax na to. So ayan, ang daming binili ni mama, binang yung mga kapatid ko ay daming tutuloy po. Kasi ako talaga everyday ako nagko-cotton bud. Sabi nga nila wag daw masyadong mag-cotton buds eh. Kasi nakaka-damage nga daw ng ear. Kasi hindi ko rin kaya yung may kutsara. Nakakadiri. Naka-off shoulder pero totally ang pinag-uusapan. So ayun, hindi ko kaya 'yon. Sobrang nakikiliti ako kahit sa sarili ko, hindi ko siya kayang gawin. Kaya natuwa ako dito. Na sana totoo nga yung mga natanggal niya. Dugaan. Tanggal luga. So, ayun yung mga nabili ko sa Lazada. Pero may mga gusto kong i-share sa inyo ng mga nabili ko na helpful, naging helpful sa akin ngayong quarantine. Na mga nabili ko lang naman siya dyan sa tabi-tabi. Eto, arte nito. Nakabili po ako ng mask. Nagay natin. Na floral. Na may partner po siya na headband. Sige, try natin. Ika-headband ka. Pa! Siyempre, tatarnuhan po natin yun ng mask. Diba? Passion! Natuwa ako kasi wala lang. Cute yung kulay. Saka kailangan talaga ng mask. Tapos ito wala. Nakita lang din naman ako na partner siya. Passion pa rin po sa gitna ng pandemya. Alam mo ng mga Pilipino. So, super happy with this purchase. Anong ko meron na ito sa mga Lazada, pero nabili ko lang to sa asawa ng pinsan ko. Shout out Charm, nanonood yun ng vlog. 70 pesos lang, di ba? Tapos, ewan ko kung matutuwa kayo dito, pero baka sabihin nyo mema lang ako. Pero natuwa talaga ako na bumili ako ng whiteboard at saka whiteboard marker. Kasi nga, every weekend, nagki-quiz night kami ng mga barkada. Tapos, na-enjoy ko siya. Kasi, ayun nga, kahit di kami nakikita, at least meron kami pinagkakaabalahan every weekend. Pero ngayon, medyo naputol eh. Nakatamara na yata. So, kapag sasagot kasi kami sa quiz night, interesado ba kayo dito? Wala, natuwa lang ako. Parang, hindi naman ako bibili ng ganito sa ordinaryong araw. So, ayun. Kunyari, pag sasagot ka, ang sagot ay just, ganyan. Papakita mo lang sa screen, gano'n. Gano'n yung mga quiz night namin. So, sobrang useful nito sa akin ngayong quarantine. At lagi nga kami mga quiz night ng aming mga friends. So, sobrang happy ako dito sa aking purchase na ito. Ng mga sulat po sa rito. Pwede rin sulat ng mga utang at ng mga things to do, char. Kala mo naman. So, ang last kong buy ay bumili po ako ng Cattleya notebook. Ang tagal ko nang hindi bumibili ng notebook. Kasi yung mga ginagamit kong notebook ngayon ay mga bigay-bigay lang sa mga events, tapos mga regalo-regalo. Hindi na talaga ako bumibili ng notebook at saka ng ballpen. Pero nung isang araw, sabi ko, makabili nga ng notebook at ballpen. So, bumili po ako nitong baka walang kwenta. Okay lang yan. Share ko na din. My gel. Ang tagal ko lang hindi bumibili ng ballpen. Marang timawa na lang kasi ko sa mga events. Tapos parang isang beses na wala akong mahanap na ballpen dito sa bahay. So, ballpen is a necessity. Alam nga, bumalik pa ako ng office para kumuha ng ballpen. So, ang mahal na pala ng Cattleya ngayon. 31 pesos. Parang natin 20 lang to. Tapos ang nipis pa. Kasi nga, nag-aaral po ako ngayon ng Nihongo. So, mga few weeks ago, nag-online class ako. Free lang for 2 weeks yon. Na-enjoy ko naman siya. Tapos, kino-continue ko na lang yung self-study. So, parang feeling ko kailangan ko ng notebook na dedicated for my Nihongo lessons. Ayun, kaya bumili po ako ng notebook. Kasi may planner naman ako. Okay lang ba? Sineshare ko. Wala lang, parang update na rin po sa mga nangyayari sa akin. Kasi nga, masyado akong na-fascinate sa culture ng Japan. Ayun lang yun naman mga nabili ko ngayong quarantine. Meron pa akong mga order actually. Hindi pa lang dumadating. Eh parang gusto ko ng i-video to at ang tagal na rin ng ibang products. Tingnan natin kung marami pa tayong ibang mabibili. I-share ko rin sa inyo. At sana wag na rin akong bumili kasi just tama na. Tama na. Tama na ang bili. Alam niyo, parang mas magastos ako nung naninilaan ako sa bahay kaysa nung nasa labas. So again, thank you for watching. Sana na-enjoy niyo tong haul at kakaibang haul kasi hindi po ako talaga yung typical na bilhin ng damit ganyan. Parang pinag-iisipan ko talaga kung kailangan ko yung isang bagay bago ko bilhin. Ayan, yun yung mga nabili ko na parang minsan naman hindi ko naman din kailangan. Hindi ko rin alam. Just, hindi ko rin alam. So,
So, thank you for watching this video. Please, please do listen to my podcast. Kita nyo naman, pinag-investan ko yung podcast na yun. Ang title ng podcast ko ay Kuda Serye. You can listen Kuda Serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker. Lahat ng may podcast po nandun ang Kuda Serye. At ina-upload ko rin po ang mga video sa YouTube. So, kung meron po kayong topics na gustong pagchismisan, pagkudaan, kung about love life ba yan, adulting, kaperahan, lahat, pwede natin yung pag-usapan. Chismis-chismisan lang yun. Pero, so far, okay naman yung feedback ng mga tao na parang nakikinig lang daw sila sa kwentuhan ng mga friends nila, ganun. So, again, please subscribe to my channel. Konti na lang po, 1K na tayo. Nakakamiss mag-vlog. Sana ma-edit ko to agad. At, thank you mga Dusters. Miss you all. Shout out sa lahat na magpapa-shout out na nakalimutan ko na. Please subscribe. Peace. Shout. Lang. Pa-p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 a